napagsarang bagya. Alex, ano sa palagay mo sa performance ni Richard? Si Bayani, alam ko, nagbabuzz yan para mang-distract. Pagka-buzz niya, na-distract siya. Aha. So, ibig sabihin, wala pa masyado sa puso natin yung ginagawa natin. Gano'n ka na ba katagal, Kuya, nagigitara at kubakanta? 5 years. 5 years. Kasi simple lang yung chords mo eh, no? So, siguro, next time, mas magpakitang gilas pa tayo para hindi tayo nababuzz ni Mr. Bayani. Thank you very much, Alex. Tito Sen, ano sa palagay mo sa performance ni Richard? Sa akin, on the contrary, apinado siya. Sapul yung mga nota niya, apinado siya. Siguro lang ang medyo na-off, siguro baka hindi na gustuhan yung iba. Mas maganda siguro kung Tagalog ang kinanta niya, kung Pilipino ang kinanta niya. Aha. Kasi doon sa English song na kinakanta niya, pagka medyo hindi kangay tumama sa panlasa ng iba, lalo na yung kangay pronunciation mo or diction mo, parang hindi maganda ang dating ng tunog. No? Pero sa akin, apinado siya, kaya hindi ko siya, kaya pinakikinggan ko siya. So, okay lang yan. Aral ka pa ng mga, ano, ng mga Tagalog na kanta, mas maganda. Maraming salamat, Tito Sen. Thank you very much. Okay, Bayani, bakit mo napag-desisyon ng pagsarahan ng konti na bahagya si Richard? Totoo. Nung una ko siya makita, tinitingnan na rin ako ni Alex at sinasabi niya, sasaraduhan daw ba niya? Hindi ko sinabi yung invento ka! Ba't ka nag-invento? Ano ka ba? Ako na ang talk ko na to, ha? Pagkatapos, nung makita kung nakuha niya yung audience na nakuha niya dun sa talent na pinakita niya, medyo parang, bah, hindi yata pwede ah. So tinignan ko yung audience kung paano mag-react. Tama. Kaya lang, kapatid, kaibigan, kasi yung talent na pinakita mo para sa akin, eh, kayang gawin ng kahit na sinong tao na marunong mag-gitara at kumanta. Sana gusto kong makita, habang nagigitara ka, ginamit mo yung kilay mo, yung may kakaiba kang ginawa, o kaya may kakaiba kang boses na talagang maganda habang nagigitara ka. Anyway, saludo ako sa'yo dahil sa ginawa mo, na-captured mo yung mga manonood. At congratulations, God bless you. Thank you very much, Bayani. Thank you very much, Stan Scouts. Okay, Richard, napagsarahan ka bahagya ng kurtina. Pero isa lang ang pumindot sa ating tatlong Talent Scouts, kaya lusot ka pa rin, may chance ka pa para sa 50,000 at nasa kamay na yan ng jury mamaya pag nag-desisyon sila. Richard, maraming salamat. Salamat. Thank you, Richard. Magkaiba mundo, ngunit nang magkatagpo, eh nalaman na iisa ang kanilang probinsya at iisa rin ang kanilang hilig. Makichismis tayo sa kanila. Parehas kami taga Negros. Yung kasama ko dati sa ballroom, classmate niya. So, ganyan na siya dati. Tapos nang nag-meet kami, coincidence lang, hindi namin ano, nataga-Bacolod ako, siya taga-Pulupandan, isang province lang kami. Sabi niya daw dati, tinitingnan niya lang si Jed yung classmate niya, na kasama namin sa sayaw. Tinitingnan niya lang daw, hindi niya akalain na makakasayaw siya katulad ng classmate niya rin. Magical feat for a magical finish, here's Julius Obrera and Victoria Huyatid, or simply, Julius and Victoria. Nobody cares if you
Julius and Victoria. Guys, pakinggan natin ang sasabihin ng ating talent scouts. Benny, ang sa tingin mo? Mahihirapan si Makata. Para sa akin, kayo ang pinakamagaling ngayong gabing ito. Thank you po. Alright. Yun yun! Thank you po. Alam mo, nakita ko pa lang siya kanina sa likod. Backstage, oh. Alam ko na, may kakaibang gagawin tong taong to. Alam ko na eh. Thank you po. Kanina pa kita inaabangan. At ito na nga yun. Palakpakan natin silang dalawa. Habes, kayo ang pinakamagaling ngayong gabing ito. Yun lang. Thank you very much, Bayani. Bless you. Alex. Sobrang ganda. Sobrang sweet. Sobrang... Ewan ko, naiyak ako. Ang ganda. Wala akong masabi. Nakaka-inspire siya. As in... Ewan ko. Hindi ko alam. For the first time, natameme ako. Ewan ko, tameme ako. Naiiyak. Shut up. Thank you very much, Alex. Tito Sen. I think the word is professional. Ganun eh. Yung performance ninyo, professional yung performance. Magaling kayo pareho. At kayo, lalo na ikaw, ano? Julius. Name, Julius. Ikaw ang pinakamagandang halimbawa ng sinasabing walang bagay na makakapigil sa'yo kung meron kong gustong abutin. Thank you po. Maraming salamat po. Congratulations. Maraming salamat po, Sen. Talent Scouts, thank you very much. Julius and Vicky, thank you very much. Alright, Talent Scouts, maraming salamat sa inyong mga komento. Pero may isa pa kayong kikinatisin maya-maya lang. Pero bago yan, panoorin muna natin ang inyong mga ipinasa sa inyong kortina. Asuntay, mawala ng kapatid. Talentado Pinoy ang number one! Talentado Pinoy ang number one! Talentado Pinoy ang number one! Tuloy lang ang pag-shake natin dito sa TV5. Lahat po ng pitong talentadong nag-perform ngayong gabi ay tatanggap ng 5,000 piso at lahat sila ay may pag-asa pang mag-uwi ng 50,000 pesos. Pero yun, ang nangyayari lamang kung matalo nila ang ating defending champion na si Makata Tawana. Mga talentado, na-impress nyo ang ating talent scouts at na-impress nyo ang ating audience. Pero ang desisyon kung sino ang lalaban kay Makata Tawana ay nasa kamay ng ating jury. At eto na ang kanilang desisyon. Ang nakakuha ng pinakamataas na score mula sa ating jury ay walang iba kundi si Julius and Victoria! Mga talentados, thank you very much. Thank you very much. Julius and Victoria, please join me here. Congratulations sa inyong dalawa. Haharap kayo sa ating defending champion, si Makata Tawana. Eto na, ang kanyang takot ay masarahan ng kortina, pero eto na siya, papunta na ng Hall of Fame. Makinig tayo sa ating 4-week defending champion, Makata Tawana. Ang napiling maging kampyon ng jury ay walang iba kundi si Makata!